Jesus na sa iyo, at pagpunitan ng iso, hindi ang dalangin at pagsama mo. Kapawin mo, hindi ako, Jesus na sa iyo. Panginoon, di ba akong Jesus Nazareno, ang pagpapuri alay lang sa'yo, bingin ang dalangin at pagsama mo, ng bayad mo, di ba akong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isnasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa nang sa mga kaloob mo'y ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagpapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdalinis sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Okoseas, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas, na anak ni Okoseas, ay naitakas ng tiyan niyang si Husaba, na anak ni Haring Huram at kapatid ni Okoseas. Itinago niya ito, pati ang tagapag-alaga, ang taga sa isang silid, kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinagong 6 na taon habang si Atalia ang naghahari sa lupain. Nang 7th taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Huwaida ang mga pinuno ng mga kriteo at ng mga bantay sa templo at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos,
Iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng saserdoteng si Huwaida. Isinama nila kay Huwaida ang kani-kanilang tauhan, pati yaong hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ibinigay ni Huwaida sa mga kapitan ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at panggalang na nasa bahay ng Panginoon. At bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar, nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa palibig ng altar at ng tirahan ng hari. Inilabas ni Huwaida ang prinsipe. Kinaroroonahan niya ito. Iniabot ang aklat ng kautusan. Binuhusan ng langis at itinalagang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Ataliah ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at ang mga taga-ihip ng propeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trompeta. Nang makita ito ni Ataliah, tinira niya ang kanyang kautusan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malaking kataksilan." Iniutos ni Huwaida sa mga kapitan, "Ilawas ang babaeng iyan at patayin pati ang sinumang susunod sa kanya. Ngunit huwag siyang papatayin sa bahay ng Panginoon." Kaya'y sinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Pagkaraan noon, sinariwa ni Huwaida ang tipang ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao'y nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak pati ribolto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matam, na saserdote ni Baal. At si Huwaida ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula nang patayin si Ataliah sa tirahan ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinili ng Panginoon maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala
matapos na ika'y pumanaw sa lupa. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang maghaharing walang katapusan. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Puon na maging tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya, doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Sa lipi ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Iyong kaharian niya ay uunlad at mananagana. Ang kaaway niya'y mga papahiya. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Mapalad ang mga dukha na tang Diyos na lumikha. Ang pag-asa at hadika. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang tanga at kalawang, at may nakapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang inyong mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang, at saka walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso." Ang mata ng pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ng buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na sa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Pag tayo ay binibigyan ho ng choices, no? Kada paano tayo nagdedesisyon, no? 'Yan ang magandang tanong eh. Pag tayo ay binibigyan ng choices, ano yung paano tayo nagdedesisyon? Minsan hirap tayo magdesisyon sa dami din ng choices. Di ba ho, pagpupunta ka ng restaurant, hindi mo alam ano orderin mo sa dami ng pwedeng orderin. No? Naku-confuse ka na. Pero sa buhay din natin, we are also faced with choices. Di ba?
may lagi pagkakataon tayo para pumili. At paano tayo pumipili? Pumipili tayo ayon sa mahalaga sa atin. We choose depending on what we value. Kaya magandang tanong din sa atin, no? Ano yung pinakamahalaga sa buhay natin? What do we value the most? Ano yung binibigyang halaga natin? At kung ano yung binibigyang halaga natin, yun ang importante sa buhay natin. Ang iba, mahalaga sa kanila ang pamilya. Lalo na ho sa atin mga Pilipino, parte ng ating kultura ng pagiging Pilipino, ang pagbibigay halaga sa pamilya. Hindi ho ba? Kaya di ba narinig natin, madalas sinasabi, ay, family first ako. Kaya may mga ibang Pilipino ho na tinitiis ang hirap na mawalay sa kanyang pamilya para magbigyan ng kinabukasan, ang magandang kinabukasan, ang pamilya niya. Hindi ho ba? Dahil mahalaga sa kanya yung pamilya niya. Pinipili ang pamilya. Eh sana wag natin kalimutan ito bilang mga Kristiyano at bilang mga Pilipino na parte ng ating kultura ang pagpapahalaga sa pamilya. Parte ng iyong pagiging Pilipino. Hindi lang sa kulay mo, hindi lang sa pananalita mo, nauso ho yung paano mo daw malalaman ang Pilipino kung nasa abroad. Pag sumisit ka daw ay lilingon na siya. O yung tinatawag nilang Filipino accent. Pero what makes us Filipino also depends on our values. Ano yung mahalaga para sa atin? Para sa atin mahalaga ang pamilya. Para sa ating mga Pilipino, mahalaga sa atin ang pananampalataya natin. Lalo na ho, mga bilang mga deboto ni Jesus Nazareno, mahalaga sa atin ang ating pananampalataya at debosyon kay Jesus Nazareno. Kaya pinipili nyo na pumunta rito ngayong Biyernes. Baka yung iba ho sa inyo may pasok pa, pero nagbibigay ng oras, naglalaan ng oras para makapunta rito dahil Biyernes, dahil mahalaga si Jesus Nazareno sa buhay natin. Yung pagpili natin ay nakaayon sa ating pinapahalagahan. Kaya maganda rin po sana bilang mga Pilipino at Kristiyano at deboto ni Jesus Nazareno, marami sa paligid natin na ilalayo tayo sa pinanindigan natin o pinapahalagahan natin. Marami yung magsasabi, huwag ka na magsimba. Mamaya magkakasala ka na naman. Huwag ka nang magsimba. Uminom na lang tayo. Huwag mo na yan pansinin yung asawa mo. Mambabae tayo. Huwag mo na pansinin yung mister mo. Manlalaki tayo. Marami dyan na ilalayo ka sa pinahahalagahan mo. Pero ang tanong, oo ka ba o hindi? Marami dyan ilalayo ka. Tutuksuhin ka. Pero ang tanong ay lagi, ang sagot ay lagi nasa iyo. Anong itutugon mo sa mga paanyayang yon? Oo ka ba? O hindi ka? At yung pagpili mo ay naayon sa iyong pinahahalagahan. Pag pinapahalagahan mo ang pananampalataya mo, pag may nag-aaya sa iyo na hindi magsimba, ang sasagot mo sa kanya, hindi. Mahalaga sa akin ang debosyon ko kay Nazareno. Sisimba ko, bahala ka dyan. Pag pinapahalaga mo ang asawa mo at ang mga anak mo,
Pag may nag-aaya sa iyo na magtaksil sa iyong asawa, ang sasabihin mo, no, hindi. Gagawin yan. Mahalaga sa akin ang pamilya ko. Kaya ho, what we choose in life depends on what we value the most. At ito rin po yung pinahayag sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. What we value, ano yung pinahahalagahan natin sa buhay, ano yung vina-value natin, yun ang sinusundan natin. At sana bilang mga Kristiyano, bigyang halaga natin lagi ang ating pamilya. Bigyang halaga ang buhay mag-asawa. Huwag iwalang bahala. Bigyang halaga. Bigyang halaga ang ating pananampalataya kay Nazareno. Ang ating debosyon. At kung binibigyang halaga natin ang ating debosyon, hindi lang tayo nagdarasal, kundi ang pinagdarasal natin at pinagdinilayan sa simbahan ay parte din at sinusubukan natin maging parte din ng ating buhay at pagkatao. Kaya nga, hindi ba, bilang mga deboto, lumalago din tayo sa ating pananampalataya. Lumalago din tayo sa kakayahan natin magmahal. May nagbabago sa buhay ng isang deboto. Mas bumabait. Mas nagiging maunawain. May nangyayaring tinatawag nating conversion of heart. What we hold dear, what we value in life, we always say yes to that. Kaya sana bilang Kristiyano, muling nating tignan, muling nating silipin ang ating puso. Ano ba yung pinahahalagahan ko? Ano ba yung mga pinangahawakan ko sa buhay? At sana yung values natin ay maiayon natin sa aral at turo ni Jesus. Pwede bang hubugin yung values natin? Oo. Pwede bang hubugin yung mga, kung baka may vina-value ka na hindi pala maayos o mabuti, yung iba mas pinipili ang bisyo, yung iba mas binibigyang halaga yung pera at kayamanan. Kaya trabaho ng trabaho si Lord, naalala lang pag may problema. Baka yun yung binavalyo niya. Magandang paalala din sa atin na yung pinahahalagahan natin sana, unang-una ang Diyos, ang ating pananampalataya sa Kanya. At bilang mga Pilipino at bilang mga Kristiyano, binibigyang halaga din natin ang ating pamilya. Pinapangalagaan ang buhay pamilya. Nagtutulungan sa pamilya. Hindi pabigat sa pamilya. Ibinibigay, naglilingkod, nagmamalasakit. Itong pinangahawakan natin. Ito yung vina-value natin. At maganda no sa ating pagdiriwan ng misang ito, hayaan natin na ang Diyos ang umubog sa ating pagkatao. Hayaan natin na si Jesus Nazareno ang umubog din sa ating values. Matuto sa Kanya. Matuto sa Kanyang halimbawa. Matuto sa Kanyang pamamaraan. At kung ganoon ang gagawin natin, mas nakakasunod tayo ng buo. Mas pinipili natin ng Diyos araw-araw at patuloy tayo nakakasalya sa buhay ng biyaya dahil kasama natin ang Diyos, kapiling natin ang Diyos, ang pinipili natin ay ang Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, hinahamon tayo ni Jesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Ituon natin ang ating puso sa kalangitan sa ating panalangin. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang simbahan, naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkaalipin, sa materialismo, sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahalagahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga politiko at lingkod pangmamamayan naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuang pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit na kayamanan naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmamay-ari ng mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga pinagkaitan ng mga bagay sa mundong ito naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtotoo ng kanilang puso sa makalangit na kayamanan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ama naming nasa langit, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya sa araw-araw ng aming buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Nazareno, alakati na pa'y satana ay nagbibigay buhay, bihayang tanong mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalay at buhay na nalisay. Pagpapalat, buhay na nalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banan. Ama naming lumikha, gawin mo kaming malugod, makadulog tulad ni San Luis, na maramtang lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal upang aming pakinabangan kaming lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak namin may mga banal na tao na nakatalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan, ito ang pinanggagalingan namin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa pagitasan, inagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaligtasan. Magsinuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa langit ka, sambahin ang alam mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang O sana, aralang sana. Iyan mo kami ngayon ng aming pakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Maranang pagpapatawad natin sa nakam sana sa amin at huwag mo kami ipain sa tukso at iadya mo kami sa lahat masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Itong ordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Sa pag-ibig mo, ang buhay mo'y inialay sa krusay na matay upang kami ay mabuhay. Kasalanan mo, buhay ko'y mahalay, ang lahat ay ibigay, puso ko'y sa'yo ang habang buhay. Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay ay kasama ko ang sampaot nasal sana'y pakinggan mo ang mapagit ng mga paghihirap ko. O Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamahal, pinagdarama ko ngayon at makakailanman, ikay ulitin ko. Mahal na po Jesus Nazareno. Itong
iyong kahilingan ko. Buhay ng mapayapa, ilayok sa lahat ng masama, kaawaan mo kami. Mag-asa O Jesus, nasa ito patawain niyo po't nawa't gabayan ako. Itas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag mo niyo babayawan. O Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang sampot dasal sana'y pakinggan mo ng mapangin ng mga paghihirap ko. Kung Jesus Nazareno, salamat ko ang iyong pagmamahal inaandarama ko. Ngayon at magpakailanman ikay tuturin ko. Mahal na akong Jesus Nazareno. Mahal na akong Jesus Nazareno. Announcement. June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, ang oras ng ating misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo, at ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na ika-1215 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyaan Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, ng ating karakol ay gaganapin sa ikatlo ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan, at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ikaapat ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis
sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa natin, inihingan mo namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sagisag ng aming paligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inalakan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inalakan ka namin. Padre Jesus, Nazareno,